Finals. And isa dito sa dalawang teams ang mag-out na, mag-exit na ng tournament. Ito na ang kanilang life point game. Who will win it? Ito na nga, 5 seconds, smash them. Players, paso. Here we go, Wolf. KLBJ para sa Claude, farm type para sa Exe. Early game na naman para dito sa Bren. Yung Execration, lahat ng kanilang naging series so far dito sa lower bracket ay dumating sa game number 5. Ang first game ng Bren Esports laban sa Blacklist ay pabuti naman ng game number 5. Oo. Hindi natin pwedeng questionin ang resistensya or stamina ng mga players na to. Batak na to, Wolf. Wala nang fatigue factor dito. Ang nagpa-factor lang dito ay kapag natalo ka, tanggal ka. Uy! Ooh. Grabe naman yung mga kartusok talaga. Tricks. May tricks! Biruin mo! Mala tricks? Biruin mo mga ano yun ha, mga jungle yun ha. Oo. Pero binibigyan tayo ni Carl DZ ng mga galaw, exhibition. Exhibition eh. Uy, exhibition! Carl DZ. That's what we like. Pero syempre, matagal naman na nag-i-exist yun. Pero syempre, yung mga ganong tricks. Sakto kasi yung camera eh. Sakto yung camera eh. Syempre, alam nung cameraman eh. Alam nung server natin na ano eh. May tricks, ayun na yun. Ayun. Tricks illusions. Daming tricks dito, kaibigang Wolf. Last eh. Parang ito umaamba. Yung nagiging trend sa meta ngayon na dinadalawan yung mga gold laners. And so far, I have seen teams na nagiging successful dahil sa ginagawa nilang ganito. Yeah. Even yung Execration, ganun yung keys to victory nila. Kasi kung iisipin mo, para bang mas maganda yung nakukuha mo kapag na-shutdown mo yung gold lane kesa yung XP lane eh. Kasi ang dami mong nakukuha sa gold lane, pwede kang makakuha kagad ng early item na sabihin natin 3 minutes 40. Shoot na shoot na yun eh, kesa XP. Kasi I think sa game, lahat kasi magkaka-ulti eh. Lahat magko-core agad eh. Pag 2 minutes is most especially. Mm-mm. Which is happening right now. Mayroon ng turtle para sa pares sa teams. And Flap TZ is level 4, KLVJ level 4. Si Renzo din, ayun, bumabox out na agad. Naspatan si Lusty na level 3 pala. Tignan natin. Si Etomax ay level 4. So mas maganda yata yung EXP Five. Distribution para sa side ng Execration. 5 si Carl. Here we go. Kelra mag-aabang din sa gitna. May switch na magaganap. KLVJ Polado na paggamit ng Blazing Duet si Kel. But Carl with the classic Torn Rose Retribution. And kapag yung glue na iwan dito. Renjo with a grab. Slam. Ang tanong ko ngayon dito, Wolf. Yung glue ba kapag nagpadami, marami ding pwedeng i-dash si Carl? I don't think so. Andaya ano? Masyado yata madaya kung gano'n. Well, makita natin mamaya. Kaso nga lang, ang hirap doon manjit kasi magka-ticket din eh. So tatamaan din lahat. Tatamaan din lahat. Oo. Sakali. Yeah. At mapapasama pa siguro kung sakali. Unless sobrang pinpoint na talagang isa lang unit ng mga tatamaan. Sobrang lupit ni Carl noon, no? Kumbaga para kang ano, para kang tumusok ng fishbowl. Oo. Na hindi ka nakatingin. Para kang alam mo yung may sinulid, tapos oo, tinusok niya gamit ng ano. Oo. Ang karayong pala, sorry. Meanwhile, Chakmu will fall down in the hands of Rebo and Lusty. Ito, Max, trying to protect his ally. Okay, so chillax muna tayo, ganito na. Bren Esports, ito yung lineup nila na gusto nilang finishing touch. May damage na sila, tatlo may damage, unlike nung game 4, game 3, game 4 na isa lang. Yep. Exe naman ngayon, Alice at Claude kasi to, kaibigang Wolf. Ito yung mga type ng heroes kailangan na ang gusto farm. Tama ka dyan. Late game ang gusto. And so far, Bren Esports, ginagawa nila yung kanilang win condition, which is to control the early stages of the game. So yan ang unang turtle fight nila. Kaso itong Execration, confident naman. Kung titignan natin, hindi nga ganun kalaki yung lamang ng Bren Esports. So kahit namatay doon si Chakno, ang goal lang naman talaga nila ay i-sustain na lang yung kanilang mga teammates. Double yeah. Support yung kanilang composition at ang gusto nilang gawin ay umabot sa point na mas malakas na yung heroes nila naturally. Pwede tayong umabot ulit ng 20 minutes. At saka kasi kung isipin mo yung Alice at saka yung Claude, pag nag-ulti yung mga yan, hindi mo na kokontrolin yung target eh. AOE yung ulti. Uncontrollable pa yung damage. So parang kapag nag-late game talaga, same situation as game number 3. Mahihirapan ang Bren Esports. This time, pwesto si Chakno. Pwesto si Chakno, pero isa siya Krapaela.
Akala mo Kupra. Yung peso niya pang Kupra, abang si Renjo ngayon. Popping the ultimate. Ito na. Mauhuli niya dito si kaibigang Flap TZ. Meanwhile, makakaisa ang Execration. Renjo, makakawala pa. Hindi tumama. Phantom Execution. Phantom Execution na magmumula kay Carl TZ. Second Lord of the game. Execration. Masyado makunat ang lima. Para sugudin this time ng Bren. Pero pumasok pa rin si Lusty. Si Kill BJ yung main target. Blazing duet para Kill BJ. Pero pumasok this time si Carl TZ. Pero pinagtulungan siya ng double K. At ngayon, Execration taking down Heroes after Heroes. May pagpawi naman this time. Si Naribo at si Lusty. Zaman Force. Palag-palag pa rin si Oribo dito. Habang si Few pa yung kaibigan lang. Killing spree para kay Oribo na palalim this time ang Exe. Sinabi natin na yung pwestuhan doon ni Chakno ay mala Kufra, mala Johid. Pero ang ganda nung straight up plan niya eh. Hinarangan niya si Few. Nung nag-combo na si Few with the Yin-Yang overturn, hindi niya hinayaan na ma-fully commit yung combo. Kaya nabuhay din sila. Tapos may sustain pa sila afterwards. At nakita nga nila kung nasa si Cartiz. Si Cartiz sinakakuha ng magandang turtle take. Pero yung sustain na meron ng Execration dahil sa Alice at dahil dun sa Claude, na-punish nila si Cartiz at pinagtulungan nga ng double K yung single K. Oh my God. It's still natatawa ka ba, Jin? Natatawa ako kasi it's still, ano eh. It's still an even ball game, Wolf. Oh. Eh. Akala natin lalamang ang Bren dito. Akala natin yung Bren ay makakuha ng magandang early game dahil sa mga kits ng heroes nila. Pero kung isipin mo ring mabuti, yung healing galing factor mula sa Rafaela, mula sa Matilda, yung positioning wise at mechanical prowess ng Execration, pag nag 5-on-5 na suntukan, mabubuhay sila eh. Parang yung nangyari kanina. Yeah, exactly. Healing factor. And in Bren Esports, maghihintay sila ngayon ng mga durats. Like, I would imagine na si Few na yata yung best carrier para sa kanila. Hindi ko naman makita yun sa isang Harith. Although, ang tricky nga lang is pupuposan ng overall damage output itong CQ. Yep. Nako, napalaban pa! Mega kill si Ribo! Okay, Wolf. Pinag-uusapan natin si Few dito. Pero, Doc Ribo is in 4-0. Yung score, ha? Ganda rin yung ginawa ni Carl TZ doon to touch some of the skills gamit ang turn throws at hindi talaga matawaran ng mastery ng Carl Tusok na may heptasis na. Mabilis. Na heptasis. And for sure, may iba pa siyang items dito. Raptor's Machete. Third turtle of this game na to, kaibigang Wolf. And there you have it. Bren Esports. Libreng turtle lang. Pero ang tanong kasi dito, kaibigang Wolf, what can Execration do right now to prevent injuries? Actually, hindi ni sila kailangan magpadali, Majin. Pwede sila mag-farm lang habang buhay. Oo nga eh. Huwag sila magpa-push ng tore. At okay na sila sa ganun. Kaso pinipilit dito ni Nafew. Pumasok ngayon dito ang Circling Eagle, Carl TZ with the Phantom Execution. Kelra is the main target. Napakaraming units dito pero hindi pa enough yung damage output ni Kelra. Meanwhile, si Flap TZ mapapatumba sa gilid. Buhay si Kelra! Did you see that? Shinaking and baking ang Bren Esports papunta sa kanan. Now you see me, biglang, uy, wala na si Kelra, nakaligtas na. At habang nangyari yon, I would imagine ang naging clash niya sa may bottom lane, sinakyan ni Renjo, doon si Flap TZ, at naging free hit si KLBJ doon sa Uranus. Dinala. Oh, speaking of dala. Sunod. Na-follow up dito sa Bren, taking down Ito Max. Alright, we have ourselves a ball game, ladies and gentlemen. Farm-type Execration once again. Tama ka eh. Hindi nila kailangan pong pilit. Pero yung Bren ang dapat magpilit. Ang tanong, pag pumilit ba yung Bren, kaya-kayang mabuhay ng Exe? Kasi mukhang ganun yung storya nung laban eh. Imagine kung nag-limaan ang Bren Esports kung saan may pangatlong item na si Doc Ribo, Mystery Shop at 4-0 na. Yaman. Meron na siyang Feather of Heaven. Makati na to. Makati na. May Purify pa pala siya dito kay Bingang Wolf. This time, yung dalawang Crystal Feather Bear. Grabe. Holy Crystal Feather Bear Ben. Calamity Reaper. 6-5. Champi na kamayaman as of the moment. 9 minutes in this game. Hindi lang yun, man. Naka-mystery shop yan. So talaga, sulit na sulit. Yeah. This is gonna be tricky. Kailangan bumawi ni Kelra. Todo depensa rin muna ang dalawang teams natin. Sa mid tower, may setup na gustong gawin si Lusty. So ito yung nangyayari, Wolf, eh. Saikuha ng side lane eh. Mm-hmm. Kasi since yung mid ang pinaka-importante, side lane objectives, kailangan mong makontrol.
sa Bren at sa Exe. Lamang ang Exe actually. Kasi yung ano nila, yung side lane nila, mas mabilis makapag-spam. Yun naman yung gusto nila gawin eh, mag-farm talaga. Yun na nga, oo, si Q with the Durags that we were talking about earlier. Yeah, totoo ka dyan. Anti-healing. Sabay gamit din ng Deadly Blade, tama ba? Kaso sino maghahawak ng Deadly Blade para sa Bren Esports? Fakey. Siguro pwede mag-see Albert Scaltizi. I don't imagine him doing that, however. Well, Few missing out on the flame shot. Mag-aabol pa rin si Renjo. Ubusin lang muna nila dito yung mga mini glues. Bren, again, baiting. And look at this. Ilang beses na nangyari ito, ah. Na binibait ng Bren yung Exe. But Exe, they're fully aware na Chakno is in the area. Sorry, Lusty is in the area. Alam nila na doon lagi manggagaling si Kufra. So, nambibait lang talaga sila hanggat sa makapag-farm. Gustong-gusto kong ginagawa ng Execration dito. Parang alam na alam nila yung kailangan nilang gawin sa kanilang lineup. Nang pumipilit sila paminsan-minsan, pero yung lead na ginagawa ng Bren Esports, hindi pa ganun kalaki. In fact, si KelVJ at si Keldra, okay pa sila sa nangyayari sa ngayon. Yeah. Mag-farm na yung farm, wag lang magpa-push. Pagdating ng late game, i-overwhelm natin ng damage. Do take note, however, Bren Esports, ang kanilang late game naman ay nang doon sa isang Harith na sa totoo lang, ay parang feeling late game na sa ngayon. 4-0. Masakit din yan. Nag-miss yung Tyrant's Rage ni Lusty. And tama kay, yun yung game plan ng XA. Oh, wala nang Tyrant's Rage, ha? Susubok silang mag-go. One-on-one yung dalawang tank doon sa bottom side. Nag-split-split na si Renjo. Flap easy, ayan, yan na lang. Ang init ng laban sa gitna. Oh. At mas mainit pa nga yung Holy Baptism dito. Set up yung Rafaela, pare! Sumiset up yung Rafaela ni Chakdu! Nawala dito si Carl Dizzy. Pero may counter go ba sa side ng Bren? Blazing Duet. Napop na ngayon. Hindi pa pala. Para kay KLBJ. Pero yun yung ingang overturn. Flowing blood in. Blood O in. Pasok ngayon si Lusty. Meanwhile, nandoon pa rin si Renjo. Blazing Duet. KLBJ. Flame shot kay Pew. Tatlo nawala sa Bren. Ang pagkakamali. The Chakmamba. Anong sinasabi niyong pindot-pindot lang? Anong sinasabi niyong pindot-pindot lang yung Angela? May ultimate to. Tina-target yung ultimate nito. Oh my goodness. And perfect timing mula sa Execration. May circling eagle din. At yung setup ni Renzo. Sabi niya, oy, nakulit ko na si Flap Tizzy. Hindi nila i-expect. Tinalunan si Carl Tizzy. Sinapian. At wala na siyang magawa. Na-chainstun na siya afterwards. At pinatay na nga siya ng members ng Execration. Kaso nga lang, hindi pa tapos doon yung laban. Oo, nakuha nila yung kill kay Cartizzi, pero meron pang Rebo, meron pang Harith. Nawa ng Execration, naghintay ng proper timing. Nung naramdaman na nila na ay may items na kami, katakutan nyo na kami, pinush nila yung mid lane. Si Kelra sobrang confident kasi meron na siyang Winter Truncheon. And si KelVJ, nakapag-deal na nga ng damage. Kakakuha lang yan ng Golden Staff nung time na yon. At full pack na bigla ang Execration. Timing is key. Naghintay lang ng tamang moment at eto na, nararamdaman na nila, Manjin. Oh my God! How poetic kay Bigang Wolf na ma-eliminate ng Execration ang M2 Champions. Eto na ba yun? Is this it? Tatapusin pa nila. Wala si Flap Tizzy this time. Renjo popping the split-split. Yung Lord ay nasa gitna. Kaya ba tapusin ng Exe? Walang tatamaan dito. Yung Lusty stretching. Wala. This time, ang Lord. Will Exe finish this off? Holy so healing close mula dito kay kaibigan Chakno. Kailangan nila magba. Nakikita nila this time ang Kupra. Oh my glove! Eto na ba? Eto na ba yun? Let's see. Stretching para kay Lusty. Peke lang pala yun. Art of Thievery mula kay KLBJ. It's still not over. Flowing blood na napakasakit. Sinasalo ngayon ang Bren. Execration Nation. Magbaback na lang muna. And we'll wait again para sa Second Lord. What was that? What was that? Indeed, yung Bren Esports, ginagawa nila yung lahat para ma-secure yung early stages ng laban. In fact, sila yung nakakalamang. Pero kung titignan mo yung turrets, isa lang napatumba ng Bren Esports. Sabi ng Execration, ang ating win condition ay pumunta sa late game kung saan malakas na si Claude at si Alice. Huwag magpapush ng tore. Huwag masyadong magpakamatay. Maghintay ng tamang timing para lasunin ang Bren Esports. Nilalason na nga rin sila ni Renjo. Na-dodge pa actually ni Flap Tizzy yung potential threat ng pag-bait ni Renjo doon sa kanyang split-split. And now, tama ka, it's all about the late game.
Execration late game. The masters of the late game. At nasa nila na ulit yung win rate percentage. 6%. I can't believe my eyes. Execration, ladies and gentlemen. Nilabas ni Carl Tizzy ang kanyang pantusok. Nilabas ng brand new signature heroes nila, man. Oo, oo. Pero parang kulang sa tasa. Kulang sa tasa. Walang pantasa yung lapis. 0, 2, and 3 on walang this Lancelot. Walang pantasa yung lapis, mga kaibigan. Carl Tizzy. Execration was down 0-2. Nung game number 3, wala na silang Tore. After a 50-minute game, a dominant game number 4, an even more dominant game number 5, nararamdaman na ba natin na ang Execration na ang maglalaglag sa World Champions? History in the making. For sure, World Champions ka for a reason. Tinitingala kayo ng lahat at inaaral lahat ng galaw ninyo. But Execration, masyado atang nabigyan ng info, kaibigang Wolf. This is the battle of the besties. And Execration, sila ang may kalamangan. Blade shot, makukuha ni Pew dito yung purple. Pero nandun si Black Easy. Ito na yung laban, Secret Vision. Blazing Duet, si Pew Pulado. Pero yun na, si Kia VJ Pulado na din. Mawawala na si Pew. At yun yung Kiasa! Oh my gloves, Elicious, the stun is real. For side ng XC. At walang damage output, ang side ng Bren. Sa ngayon, pasok dun si Kelra. At ngayon, wala si Pew. 36 seconds down. Tatapusin ba to ng XC? Walang minions. Merong minions. Upos ang Bren. Joke lang pala. Pa si Carl Tizzy, pero nakapag-killing spree. Dami pang minions! Execration! 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 Execration will eliminate the M2 champions! Oh my. X-Shot!